Kumusta mga bata? Ako si Ate Leslie. At ako naman si Ate Nina. Masaya kami na dumalo dito sa Facebook page ng Museo Pambata upang ibahagi sa inyo ang kwentong Istariray, ang bituing may buntot. Ito ay hango sa 12 kwentong Pamasko na isinulat ni Rene O. Villanueva at inilarawan ni May M. Tobias. Handa na ba kayo mga bata? Itaas ang parehang kamay at sabihin, handa na ako! Mas malakas pa! Handa na ako! Handa na rin kami! Kung kaya, simulan na natin ang kwento! Isang gabi, lumitaw sa kalawakan si Istariray, isang bituing may maliit na buntot. Mga bata, gusto nyo bang makilala si Istariray? Gusto nyo ba talaga? E di tawagin natin siya. 1, 2, 3! Istariray! Isa pa mga bata, baka di pa niya tayo marinig. Istariray! Isa pa, mas malakas! Istariray! Kamusta mga bata? Ako si Istariray, isang bituin na kapapanganak lamang. Tulad ako ng ibang mga bituin na may liwanag. At meron akong buntot! Meron ba kayong mga buntot? Kung wala, kumuha kayo ng kahit anong tela at igalaw, isayaw! Woohoo! Ngunit, nagtaasan ang kilay ang lahat ng mga bituin. Bituin na nalaglag ang kanilang mga panga. Bakit ganun? May buntot! Malasantalang yan. Baka siya ay simbolo ng pagdating ng bagyo! Oh, baha! Oh, lindol! Pagsabog ng bulkan! Pag-ulan ng abo! Tagutom, pagkalat ng peste at malubhang sakit. Napakatribling kera! Layuan ang bituin malas! Hello mga bituin, tayo'y maglaro. Huh? Bakit parang lumalayo sila sa akin? Hello! Ako si Istari. Hala. Bakit parang ayaw nila sa akin? Inay! Mga bata, tulungan ninyong tawagin si Inay! Inay! Tinawag niyo ba ako mga bata? Ako si Aling Aurora, ang ina ni Istariray. Huh? Umiiyak si Istariray? Bakit naman mga bata? Ikwento nyo naman sa akin. Huh? Talaga ba? Oh, Istariray, tama ba mga kinukwento ng mga bata sa akin? Inay, bakit ayaw nilang makipaglaro sa akin? Hindi ka pa kasi nila kilala. Ah, kung kayo'y makikipagkaibigan ako sa kanila, tara mga bata, tumakbo tayo at hanapin ang iba pang mga bituin. Hello, mga bituin! Hello! Ay! Ang malas na bituin! Tignan niyo, nagwawagayway ang kanyang buntot! Parang nagpapahayag ng wakas ng panahon! Lumabas. Hello! Hello! Huwag kayo
kayong matakot sa akin. Nandito lang ako para maging kaibigan ninyo. Hello? Hello? Hala. Sana sila nagtago. Takbo ba kaya tayo? Hi, Istariray. Ako'y napapagod na sa'yo. Ay, kamusta, Buwan? Hinahanap ko lang yung ibang mga bituin. Tumakbo kasi sila papalayo sa akin. Gusto ko lang kasi magpakilala ng ganito. Hello, kamusta? Ako si Istariray. Kahit kakaiba ang aking buntot, meron akong puso at liwanag. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Kaya lang, wala. Bakit kaya sila hindi nagpapakita sa akin? Nako, Istariray. Medyo mahirap para sa akin to. Pero? Eh sabihin ko kaya ang mga bata? Sige, sabihin niyo na po. Sabihin ko ba talaga? Opo, gusto kong malaman ang totoo. Istariray, hindi sila lumalapit sapagkat ayaw nila sa'yo. Hala! Daig ko pa ang bituing walang ningning. Maraming salamat sa pagtapat sa akin, kaibigang Buwan. It's a total eclipse of the heart. It's a lunar eclipse of the heart. Inay. Oh, anak! Eh, bakit ka umiiyak ulit? Sabihin nga natin, tahan na, Istariray! Isa pang beses, tahan na, Istariray! Isang beses pa, mga bata, tahan na, Istariray! Pero, ang sakit-sakit. It's a total eclipse of the heart. Shhh, anak ko. Paurong ang isip nila. Mapamahiin at palahus ka. Ikaw ay naiiba. Ikaw na, Istariray. Ikaw na magpasensya. Sige po. Mga bata, kawawang Istariray, no? Kaya pinili na lang ni Istariray na mag-isa muna. Nagpalutang-lutang siya sa mga ulap. Ang hugis ng mga ulap ay nag-iiba-iba. Parang meron akong nakikitang puno. Mga bata, gawa tayo ng ulap na malapuno. Ayan. Parang meron rin akong nakikitang kuneho. O, mga bata, kunwari, tayo yung mga kuneho. At pinagmasdan niya ang buwan. Tignan niyo yung buwan. Parang bilao. Napakaganda. At ngayon, parang pakwan. At maganda rin naman. Bawat bagay pala ay nag-iiba-iba. Kung gayon,
ay bakit ang hirap tanggapin ang mga tulad kong kaiba-iba. Lingid kay Istariray, pahaba ng pahaba ang buntot niya. Mula sa malayo, buntot niya ay parang maningning na buhok na ang mga hiblay gintong nakalugay. Hala, humahaba pa ang aking buntot! Paano na? Ano yun? At sa madilim na mundo, o mga bata, kunyari nga, tignan ninyo ang madilim na mundo. Nakikita nyo ba sila, mga bata? Ang tatlong hari na tuliro na sa paghahanap. Ano yung hinahanap nila? Hinahanap nila ang puok na sinilangan ng isang sanggol na sinasabing hari ng mga hari. Aba, babay! Kanina pa tayo naglalakbay eh. Wala pa rin tayo? Eh sabi ko, kaliwa dapat. Itong kasama naman natin, kanan daw. Ito tayo ngayon, nasa gitna pa rin ng disyerto. Eh kanina naman ay sinabi mo kaliwa. Sumunod naman kami at saan tayo napadpad, hmm? Eh bumalik lang tayo sa pinanggalingan. Okay na yun. Past is past. Ang mahalaga ay saan tayo pupunta ngayon, mga bata. Saan tayo pupunta? Diretso! Diretso! Kaliwa! Dapat kanan! Diretso nga! Hindi! Kaliwa! Sinabi nga ang kanan! Lang may buntot. Ako nga. O talang maningning. Kami ay ihatid. Kami ay akayin. Sa dakilang sanggol na luwal ng berhen. Ang anak ng Diyos. Manunubos natin. Kailangan nila ng tulong ko. Pero... nasan kaya yung sanggol na sinasabi nila? At mula sa malayo, tingin nga tayo sa malayo, mga bata, ay natanaw ni Istariray ang isang ulilang sabsaban sa singit ng isang bayang naliligid ng bundok. Nakikita niyo ba, mga bata? At naroon, naroon ang isang sanggol. Na Jesus ang pangalan. Siya na nga yun, ang anak ng Diyos. Mga bata, tulungan natin ang mga hari, pati na rin ang ibang gustong makabisita kay Jesus. Ituturo ko ang aking buntot sa kanyang direksyon. Kayo rin, kung wari meron kayong buntot ng ginto, pagbilang ko ng tatlo, isayaw, igalaw, ituro ang buntot sa direksyon ni Jesus Kristo. Isa, dalawa, tatlo! Ayan! Ang munting sabsaban ay biglang nagningning. Nasilaw ang mga hayop na naroroon. Silang mapalundag sa gulat, pero nang ngitian sila ng sanggol, ay natahimik silang lahat. At lahat, pati na ang mga hari, ay nakarating sa sabsaban sa tulog ng liwanag ni Istariray. Buti naman at nakarating sila ng matiwasay. Pero, totoo ba yung nakikita ko? Si Jesus? Sa akin ay kumakaway? Hello, baby! Bakit nagkaganon? Anong nangyayari? Bakit? Bakit? Sabihin niyo sa akin kung bakit.
Bakit naging bida ang bituing ang buntot ay singhaba ng saya? Bakit? Katulad po ninyo, ako'y isang bituing. Maswerte lang ako, buntot ay maningning. Isayaw, igalaw. Isa pa, isayaw, igalaw. At natutunan ni Istariray na yung bagay na nakapagpapaiba sa kanya ang siyang nakatutulong at nakakapagpabigay liwanag sa iba. Naway isa puso natin yan mga bata ngayong Pasko. Tayong lahat ay iba-iba nga, pero lahat tayo ay may puso't liwanag. Hindi ba? Maligayang Pasko mga bata at sabayan niyo akong sabihing wakas! Muli mga bata, yan ang kwentong Istariray, ang bituing may buntot. Ito ay hango sa 12 kwentong Pamasko na isinulat ni Rene O. Villanueva at inilarawan ni May M. Tobias. Ito rin ay inilathala ng Tahanan Books for Young Readers. Sana nag-enjoy kayo sa aming munting palabas mga bata. Sana sa susunod nating kwentuhan, magkita-kita na tayo sa Museo Pambata. Muli! Ako si Ate Nina. At ako si Ate Leslie. Paalam!